Pag-ayon tungod sa mga anak sa Israel, walay makagula o walay usab makasulod. O si Jehovah mingong kang Josue, tanawa, ihatag ko na sa imong kamot ang Jericho, ingon man ang iyang hari o ang mga taong maiso. O magalibot ka mo sa syudad, tanang mga taong manggugubat. Magalibot ka mo sa syudad sa makausa, ingon ini, buhaton kini ninyo sulod sa unong kadlaw. O pito ka mga saserdote ang managdala o pito ka mga trompeta nga sungay sa laking karnero na magauna sa arka o sa ikapito ka adlaw managlibot ka mo sa syudad sa makapito o ang saserdote managpatunog sa mga trompeta o mahitabo nga sa diha nga sila magpatingog sa taas nga pagpalanog sa trompeta sa sungay sa laking karnero o diha nga kamo makadungog sa tingog sa trompeta ang tibuok katawan managsingit sa makusog sa pagsingit o ang paril sa syudad mga tumpad sa pagkapatag gayon o ang katawan misaka sa itaas pagkatag sa katao nagsunod sa tao dayon ngatos sa unahan. Langit ko kamahan, nagpasalamat kami na Lord sa pagbuntagon. Salamat sa otoridad na gihatag niyo na ako ginabadlong tanan ng mga destruction, Lord. In the name of Jesus, ako ginagapos ang spirit sa destruction sa ngalan ng Ginoong Jesus. Lord, balik kami sa among pagtuon Ginoo, kami mabulahan o mapanalanginan sa imong mensahe alang kanaw. Kaya kami teachable na heart sa ngalan ng Jesus. Amen. Peace and love. In the presence of the Lord. Okay. Kumusta ka itong kinabuhi ka ron? Pila na nipa-wave sa itong atong pandemya? Now, 3,000 years ago, pumunta ko ito 4,000 years ago sa panahon ni Joshua. Kinsa si Joshua? Ang silingan? Si Joshua, usan isa ka successors ni Moses. Kinsa si Moses? Yung mga man. Moses is the leader sa panahon na sila migawas sa Land of Egypt. Now, ang mensahe karon, listen carefully mga kabataan, it's my time, yan ka mo ha? Our message today, title of Faith Brought the Walls Down. Faith Brought. Hindi lang brought sa pastor, nang halos sa sinabaw ng ano? Means, P-R-U-G-H, it means past tense sa word na bring. Past tense pa rin na itabo, broughtness ha? Sa ato akong application, faith brings the walls down. So, kinsa naka-familiar sa history sa Israel? After na namatay si Moses, so nag-take over ang iyang kanang kamay. Kinsa pangalan niya? Wing-wing? Joshua. Okay? Josue ang pangalan, kasi bisaya. It is a challenge para kay Josue o Josue na mag-replace sa kay Moses. Hello, are you there? Hello? Tungod kay dili ordinaryo ang responsibilidad na pag-atindugan ni Josue. O Josue, pila kamilyon ang migawas gikan sa Egypt? Is all about? 2.5 million according sa mga scholars. But, ang mga Israelites, kulpot lang sobra mga kamilyon. So, daghan mga mixed multitude. So, wala to sa na-appel sa counting nila, katong mixed multitude. Na iba ng mga lahi na namis may uban sa paggawas ikan sa Egypt for 430 years na ilang pagkaulipon. Pero ang mga sundalo sa Israel is all about 603,000. Kana sila mga 20 up, walay apel dira ang mga 19 below, kung mga kabataan, o bisan pa mga lahi sa mga pare, mga Levites, wala apel sa bilang. So almost, kauban sa mga mixed multitude, they are about 2.5 million. Na nagawas gikan sa yuta sa Egypt. Okay? Now, sa nika challenge para kay Josue, sa kadakong responsibilidad na iyang itik over ang usaka buluhaton mga katawan na dahi koolo. Kinsa ang pila silang napilin sa 603,000 na mga sundalo na nagawas sa Egypt? Kinsa nakabalaw? Nakatanan ako na mati mo sa ko ha? Hello? Tira na area? Disi-disi kamay? Andre, out of self? Okay? Duha lang ang nabilin. Kinsa na sila? Out of 603,000 ng mga warriors, even Moses and Aaron, wala doon kasunod sa dutang na saan. Tungod kay sa ka-estrikto sa balaod sa Ginoo. Pero we are thankful to God, we are under the grace of God. Kung magpakuan ka, sa grasya, doon ka sa grasya sa Ginoo. Now, ang nabilin si Kuan lang,
Joshua and Caleb. Okay? Kana sila, kana mga tawa na mauna sila ang mga positive mindset. Daghan kayo nang alagad pero kamay lang nabili, di ba? Mini R, kung tawag na mini R cold, cold but few are frozen. Ay, mini R cold but few are frozen. Taghan daw ang namuk na pero kamay lang nag-ice. Taghan ang kitawag pero kamay lang ang dipili. So, dipili sila kaya dipili nilang Ginoo. No, na ay mga problema na ginatubang si Joshua. How can base dili ta para to masabtan kining pagtuo na nagdala na matumpag kining pader sa Jericho. Kining Jericho usa na sa ka entry city sa Kanaan. Kinsa nakabalo kung unsa kataas ang wall of Jericho? Tagaana ko kwarta. Unsa iya kataason? Unsa iya kalapadon? Nano ang mga katawan sa Israel, ang mga katawan sa Kanaan, sa dinabatian nila ang mga milagro na naguman dito sa area sa Jericho. Because ang ilang pader extraordinary. So for your information, so take note, ang kataasan sa pader sa Jericho, so I remember I researched this 5 years ago, okay? Na asay 30 feet. So kung saan ang kataasan ng 30 feet, kung saan kataasan na rin? Mga butato, mga bell. 14. Then, ang iyang kalapa doon, kapalo mong pila? 6 feet wide. So, 30 kataas, 6 feet ang iyang kalapa doon, pwede magdalagan, magdagan ng 2 kakarwahi. So, ingan anak, kagarbuso ang Jericho. That's why, ang tanong mga katawan, palibot sa Kanaan, dito nanago sa yuta, sa Jericho. Now, at that time, ato balikan ang kayong tangan ni Diyos. So, una, ang challenge siya, mo-replace sa taong responsibilidad sa mga katawan, nagay-ulo, pero mga matay ng tanan, ang nag-replace mga bago na generation. Ikadua, ang kitawag na ito na suba na nagabaha. At that time, kung sa panahon nila, panahon sa tig-harvest, muapaw ng suba sa Jordan. Dili ka makatabok kay una, lalumsa, okay? Ikadua, kanang kusog kayo ang iyang agas. Kung mutabo ka na pagkating harvest, madalay ka. Patay kang pata ka. So, mauna sa ang challenge na ginaatubang ni Joshua. Bago sa niyanto sa iyang mission. Ang mission niya, buntugon niya ang promised land. Pero na great city, kanang Jericho, na lapad kayo, kung saan mo nagbangga na, mabustan yun, ngayong ulo. Kaya sa kabaga, baga kinuha ko rin, 6 feet. Kaya naman ako magbanggaon. Kaya sa pala namaso yung ibanggaan at hindi nakatalag sa 6 feet kahapuan, kabaga. Yeah? So, only the power of God. Now, look at this. Na ay mga gitaw nga ito na the box of the true faith. Kung atong tema ka ron, ang kamatuunan sa tinuod na patsyoka. Now, na itulo lamang ka-o. Okay, number 1, in verse 1 and 2, and Joshua chapter 6. Verse 1 and 2, karoon ang Jericho, tinakpan, pag-ayo tungod sa mga anak sa Israel, walay makagula o wala usap makasulod. Si Jehovah, mingon kang Josue, tanawa, ikihatag ko sa imong kamot, ang Jericho, ingon man ang iyong hane o sa mga taong maiso. So, ang mga kaoban ni Joshua, mga dili silang experience sa gera. Okay? Ay katong mga unang nga henerasyon na nigula sa Egypt na nga matay tanan. Kung sa ilang sala, pagkabagulbulan. Na-appel ko ng mga babae ito, pagkabagulbulan. Gaya, sala, basta. Muna ang cancer nila, sakit nila, nagsigpagulbul, nag-blessing, magulang mo ni Lord. Ano ba? So, masuko ang ginawa na. That's why, be careful. Kung ano sa mga blessing sa'yo, ayaw na pag-pagulang sa ginawa, pag-yaw-yaw. May galing, kita ka-agad blessing, di ba? Tingin na lang ang nahitabo sa 601,000 ng mga tao na may uban. So, kini mga kaupan ni Joshua, mga unexperienced, mga second generation. No, number one facts, ang una na kamatuoran, may tagot sa tinuod na pagtuo. Are you ready? Yeah. Number one, the opportunity of faith. Ang tinuod na pagtuo na anay kahigayon na kinapakita sa Ginoo na mapakita na tinauray ka na nagtuo. Now, sa time ni Joshua, kung saon niya pag-atubang at pagka kayo na pader sa Jericho,
Iyang mga kauban ang trim. Mga bagong generasyon. Ako ba ito? Ako ito ulit. About 100,000 na mga chosen na mga sundalo gikan sa 12 tribes of Israel. Then kanang Jericho, well known na sila ng mga warriors na mga sundalo na naasulod. Gawas sa mga tao na naasasulod ang ilang pader na dili basta-basta si bungguon ni mo na kuan kanang atana pison kaya sa pison ng suspect di na basta-basta ano ang ilang pride sa city of Jericho. But look at this sa kinabuhin ni Joshua. Number one is the opportunity. Na sa itong kinabuhin na ay mga inaanak, but God always give us opportunity na atong maligaw mapakita nato na tinuray ta nagsalig sa Ginoo. Sometimes ang ato ang mga response maliskari sa dayon pag naay hardship. Na kung ikaw kay Joshua, natural, kung human way lang, maliskari siya, Lord, saw man ako ni. Pagka mga yan ang pader, taas pagig kayo. Niya ako mga kaupan na ni, mga bagong generasyon, wala pa kayo experience of gera. Kasi pagira, managan, maula ka ba si Joshua? Pero God always gave an opportunity. Ma-prove ni Joshua na wala nagkamali ang Ginoo sa pagpili sa iya na magpuli kay Moises. Sa totoo sa wala nagkamali ang Ginoo sa pagbutang sa mga challenge itong kinabuhi. Kasi tagahantan ng opportunity na mapakita nato na natin pagsalig sa Ginoo. Amen. Sometimes, malimbungan ta sa kaaway. Makaingan na di mo na kaya. Surrender na lang. Ay nagpapamalaga. Okay, Diyos ko, wala. Wala na bilang tao, muna ang status, sa standard, sa kusog, o strength sa iyang mga sundalo. Huwag ang pader, ang itanong niya, ang kamahalan ng Diyos na naghimok milagro, na naghampak sa Egypt, pulok ka mga kalalatan sa ilong lupa. So, ang makita na ito, number one is, the opportunity of faith. Then, gawas sa gahi ang ilang pader, ang ilang depends sa mga mighty men, according sa mga scholar, even pa isa o duwa katuig na libuton ang pader sa Jericho, dili sila kasulod. Expert ang mga tao na nasa sulod. Diba, uso na sa kaning panahon, kanang magera, ilang palibutan, mga 1 month lang, 2 months lang, masulod na nila, maangkol nila, kanang kingharian. Pero sa Jericho, dili ordinaryo, kay mga expert na nagabantay sa sulod. So, makita na ito, ang ginahatag sa Ginoo kay Joshua sa tuang tanan, an opportunity. Amen. Na ay opportunity na magsalig sa Ginoo. That's why kanang problema ni mo, opportunity ni mo na magsalig sa Ginoo. Kung wala'y hardship sa tuwa, di tayo makaingon na I need the Lord. Puro lang nagkwarta, nagbugas, puro lang na tanan, hayahay kayo eh, may balatian. Di mo makita kung kinsa ang iyong iyalagaran, kung kinsa siya kagamhanan na nagluwas ka niyo mo, gikan sa kamatayon. That was the kinabuhi ni Joshua. Makita niya na wala ba tayong mahimo, di na kaya bunggoon ang 6 feet kapag 30 feet kataas na pader sa Jericho. Pero mauto ang the beginning para ilang masakop ang gisaan sa Ginoo sa ilang katigulangan. Ang promise na nagatagayday ang milk and honey. It means hindi ko tag-milk pwede sa butangan o mga kahayopan. May nang katag honey, tambok kayo ang ilang yuta. Ako rin karamit sa itong panahon karon, high-tech kayo ang agriculture sa mga Israelite, di ba? Bisan pa kitawag ito ng mga desert na kaya nila patubuon ang mga prutas. Yung anak kahaitik ang mga chosen people. But we are a chosen generation. Give glory to God. Tungkol niya ng mga ikson, bisan pa maginalagahi ang pader, mga gabing experience sa mga tao na naaliha, pero tungkol sa gawang sa Ginoo, nikurog sila. That's why kining si Rehab, na isa sa mga trabahante o prostitute dito na pitang, yan pala'y naalang sa wall. Tungod sa balita na nabatihan niya, naging paugas sa Ginoo ang Jordan, gitunga niya, so iyang gitago ang mga espiya sa mga Israel. So kanag itong panahon, basta mugira ka, pili ka muna sa magdayon. Magplano pa ka, anak. Yung katami, pagtuuman ko na pagtanong sa nimo, kaya ba na ako ni? Sundan yung problemaan ni? Yung musulod ka, di ka nakagawas. That's why, planuhan sa nimo. Pag pangalagad sa Ginoo, imo sa nimong timangon, baka human ba ko, Lord? Para na maghimok at balay, na excited kayo, puro lang haligi.
After sa 5 years, haligi na gyapon. After 10, haligi na gyapon. Anton, nagabok na. That's why, ang importante sa Ginoo, dili ang imong pagsugod, kundi ang imong paghuman. Now, look at this, sa akin na po ni Joshua. Opportunity of way to the first path. Ang una na kamatuoran, God always opportunity. Ma-prove ni mo ang imong pagtuo. Gusto mo i-prove sa Ginoo na si Joshua God ang ipili niya, dili si Caleb, na mo'y mulit sa Israel, ngadto sa gisaan sa Ginoo. Amen? Sa ato pa, wala din na sa iyo pang Ginoo na ikaw ang ipili out of 7 billion people of the universe. Inaanak ka kay special. Pero God always gave you and made opportunity. See the word? Opportunity. Opportunity. Mga ikson, kung maabot yung mga hardship yung mong kinabuhi, maabot ang kawalan o yung mong pamilya, balatian, short sa financial, mga pagdaot sa imo, always remember that is an opportunity. Eh kung wala na sa dili mo makita ang Diyos na imong ginasimba matag Domingo, ang Diyos na imong gialagaan, that's why gusto i-prove sa Ginoo na God is alive. Dili sa kanang himo-himo lang sa katigulangan, dili sa kanang mga superstitious, our God is the God alive. Amen? So makapakanta ang Ginoo. Faith always offered an alternative as in salvation. Just for faith, build it. So na-build, na-establish, na-legal ang pagtuo ni Joshua. Before in chapter 6, now in chapter 5, nagpakita ang Ginoo through the angel. So another scholar says na kanang angel mo na si Angel Michael. Because only Angel Michael, the angel of heaven, na naka-assign para sa war. Kung message, kita nakasaya na na, Angel Gabriel. Di ba? So, every angel sa heaven na nasa tayong mga nagkalalain ng mga responsibilidad. Pero nagpakita ang anghel sa Ginoo para i-encourage si Joshua na buntugon ang land of Canaan. Sa itong kinabuhi, God always, mga people na andam sa tuwa mo alalay. Mga people na, mga tao na andal sa tuwa na mo encourage, dili mo discourage. Sometimes hard ang ilang ginapanulti sa tuwa, but it is para sa atong kaayuhan. Para ang atong pagtuo, ma-prove na to, mapakita na to, na we serve God, not only for the blessing, we serve God because what God does for us. Amen? Amen. Kaya kung nangalagad ka tungod sa blessing ni mo, so, malin lang ka sa kaaway. Pero kung nangalagad ka due to your love for God, na makita niyo ang blessing doon ka na. Pero kung mga lagad ka tungkol sa blessing lang, mabas na, madasma ka, mapungo ka, ginagod ang blessing, i-bless kayo ang panalangin. Pero in the moment na imong pagtungo diya sa Ginoo, so ang panalangin, daan ra kayo sa imo. Counsel ba ta, anak? So remember, number one, the first act of a trophy, opportunity of faith. Now, tungod sa kagamhanan sa katawan sa Israel, even though they are not an experienced warrior, tungod sa gahom sa Ginoo, nahadlok ang mga katawan sa Jericho tungod sa gihimo sa Ginoo. Kaya nakahibalo sila na dili ordinaryo ang Diyos sa Israel. Nakapati sila kung giunsa sa Ginoo sa pagpukan sa mga Amalekites, giunsa sa Ginoo sa pagbuntok sa mga kaaway, kung giunsa sa Ginoo sa paghimog mga milagro sa pagtunga sa dagat. That's why sa ilang mga nabatihan, nekurok sila. That's why gitakpan nila. Kaya naana ang mga kwan, naana ang mga katawan na mukhaon sa itong yuta. Kaya ilang mga i-occupy. E tungkol ng mga katawan sa Jericho at yuta sa Kanaan na kinabuhi na, sa kinabuhi na wala mali pa yung Ginoo. So, ang judgment sa Ginoo, islam sila. Amen? Para ipuli ang mga katawan sa Israel. So, number one is opportunity of faith. And next, in verse 3 to 14, o magalimot ka mo sa siyudad, ang tanang mga tao nga panggapang manggugubat. Masi manggubat, no? Manggugubat. Magalimot ka mo sa siyudad sa makausa. Ingon din yung buhato ninyo sunod sa unong ganda. So, ang instruction sa Ginoo sa verses 3 to 14 na within 6 days, maglibot sila sa siyudad once kay Sarah. Then, after the 7 days, libuton nila ang siyudad ikapito. Pero walay dapat musaba. Dapat ang mga iro, di kong bilin nila, liquidity. Walay mabati ang tingog sa tao.
until mo inot it is masinggit na mo. So, tungod sa gingin mo nila, so the second pumps of the true faith is the obedience of faith. Una, God give you an opportunity. So, ikadawa, nakamaturan, kinahanglan na ang obedience. Kung ikaw sa panahon ni Joshua, kaya ni mo, palibutun ka dito sa lapad kayo ng area sa siyudad sa Jericho, walang expensive mo. Pero mga katawan, nakakita na sila katong mga naunang generasyon na namatay tungkol sa ilang pagka-disobedient. Nakita nila, kaya kanya to, bata pa sila, o ganto sila mga hamtong na nahurot na lang to, except kay Joshua o Caleb. That's why dinis na pwede mo reklamo. Kita, mga reklamador kayo ta. Kapanglagad, pangalagad ka. Ay Lord, laay man, may bugas. Di ba lang mga excuses? Pero ang ginawa, dili mo dapat excuses kay kabalo sa iyong instruction. That's why number two is the obedience of faith. So ang pangutahan na, i-obey nila wala. Even na wala sila kasabot. Di ba? Ulo itong ginayon, ang motto sa mga sundalo, obey first before you complain. Ato ha, complain first before you obey. That's why ang rason na, ang blessing, nanago na. Naglisan na magpangita. Sige, tagpagulpul. Wata ka pala sa promise na Ginoon. Nagyaw-yaw na ka. Okay? It is the strength battle plan was given to Joshua. So, kanina ang pinasahi na battle plan na kihatag sa Ginoon out of history sa land of Israel na libuton. Pwede man nung tato na paulayan o magpaulan o kalayo ang Ginoon. Ano wala may naghihimo para kanang tao na ay part? Pwede man na magpungkura ka, yan ang God-blessing. Kung sa Ginoo, namuli, huwag ka, pwede ka ma-high blood. Amen. Kasi nakita ka na, ma-high blood ka ba na gayan? Matay ka na pa na gayan, sige, tulog-tulog. But that way, ang gihin mo sa Israel, na sila'y part. So sa pagpangalagad sa Ginoo, partnership na siya. Kung gusto ka i-bless sa Ginoo, likapot. Diba? Kung gusto ka makakaon, lumag. Nakuha ng agon, pangita ng agon. Okay, ano na nasa? So number two is the obedience of faith. Maintain of the faith required by this plan. So ang plano sa Ginoo, sa daw, libuton and within 6 days, once. Kaysa lang. So mo nagigiwa nila, pag sa'yo ka sa buntag, mamata sila, libuton nila, palit silang kampo. Tulog na po. Yahay! Tulog lang na. Tapos, pagka-ugma na po, pata na po, libot na po sila. So, sa'yo nagihimo, kapal ba mo, kinakatauan sila sa mga katauhan sa Jericho. Nakunsa ito ba ni mga katauhan eh? Naglibot-libot na lang tawa. Hindi ko kakayas mo po din, na pagkakayo, mag-antos mo. Ang kinapoy na yung nana, no? Na nag-upi ka, mga lagad sa Ginoo ka ng mga tao, na makitaan ka, na nagapaktas sa katawan ka, simba-simba. Wala kay bugas, dalaan na. Di ba? Hindi ka imagine ay nanang situation nila o katong situation. Katawaan yun sila. Kung imong i-picture out ang senaryo, saan nagalibot sila? Maybe ginalabay sila ang mga unsa nila, ginalabay sa kalabasa. Uy, panuli mo dito, libot-libot mo nila, wala may makuha, di ba? Ayun na, magsimba, tulog mo dito. So, this is yet no way. Pero, wala sila nitingog eh. Bawal mong pagkutingog. Di ba, kadalang natuwa, kung makapatid ang istorya, muri at na yun. So, kung ikaw sa iyong situation, nakakatawaan ka, singgitan ka, di ka muri ah. Kaya ang instruction sa Ginoo, ayaw tingog. Sa ato ang usap, may mga time na nauton ka, ang instruction sa Ginoo, the same. Dito ka magyayaw sa Ginoo, ayaw sa itong nagyayaw sa Imoa. Okay? Ang gusto ni mo, na manimalos ang Ginoo para sa Imoa. So ang Israel mo, nagihimo nila. Okay? So obedience. And after that, faith requires obedience. So ang pagtuo, mga ikson, kakinahanglan niya sa pagsunod sa Ginoo. Amen? Amen. Panangingon sa James chapter 2 verse 14, faith without work is dead. Ang pagtuo na walay buhay, patay na siya. Amen. That's why ipakita na ito itong pagtuo na naatakaroon din eh. To prove to God na gusto na ito makalearn. That's why itong pagpangalagad sa Ginoo is like this na nag-eskwila ta. Until na dapat ay kinabo, we are still learning and learning and learning. Until na sa kaumanan sa atong kinabuhit. So sa Bible na ay mga example sa mga tao na nag-obey sila. For example, si Naaman. Kinsa nakapamiliar kining the great captain sa Assyrian sa 2 Kings chapter 5.
Di ba si Naaman o sa ka may sakit na leprosy. Wala na sa'yo tambal. So nakalaki. At that time na sila ang bida, na sila ay nabihag na ulipong gigan sa Israel. Kung nagsingon na ay propeta dito sa Israel. So ianto nila si Kwan. Ito, Eliseo. Pag ito dito, ang api ni Naaman, muwarawala kamot, niya ang dali mo, Jesus na ba? Wala na, lahat ang instruction niya. Ingon niya, ato ka sa suba sa Jordan. At that time, ang suba sa Jordan, grabe mo lagi, agihan, huwag na mulawan. Kita mo na mulawan? Na ang tubig niya, yellow kayo. Na ingon sa propeta, 7 times ka na mag-tusnog. Natural na sukosa. Masa ka lang doon, paliguon sa muna kung sa karapaw? Pero makita na ito, ingon sa iya nga kuhan, ingon sa iya mga sundalo, gusto na kamayo. So, number 2, obedience of faith. Nag-obisa, listen, this sa kasabot. Ano ingon ani mong gyo, di ba? Sa itong kinabugi, may mga time na ingon ani. Pero ang resulta sa gihimo ni Naaman, may balik ko yung skin, sama sa skin sa kabata. Because of his obedience. Sa Israel, simple lang na instruction sa Ginoo. 6 days, once sila maglibot. Tapos kinabuhi, simple lang ang instruction sa imuha. Sa akuha, na mga lagad ta, na mapainubuson. Ingon sa Bible, we never proceed the, tawag na once assembly, may tawag na Sunday, na magpadayon ta, na mutuo sa Ginoo. That's why ingon sa John 11 verse 40, ingon na, believe and see the glory of God. Dili ang pagtuo, dili na may pagtuo kung wala yung works. Pasalamat sa Ginoo ang atong kaluwasan, pinahagi sa grasya. Kung mali mo ka ng luwas, agad ang spirit of works para i-prove na luwas na ka. Dili works para maluwas ka, kundi after ka na luwas, required ka of works. Okay, number 3. And verse 15 and 20. So, after the pangisod, gihimon na to. Then after the 7 days, hello, are you there? Yeah. Tama mo din na? Yeah. Napag-jacket mo, itong now. Yeah. After the 7 days, ano gihimon nila? Gilibot nila ang pader. So, unsa ka pala sa pader? Unsa ang kataason? 38. Gilibot nila in the 7 days. Sa first, hanggang sa 6 days, once na sa naglibot, di ba? After maglibot sila, uli sila ang kampo. And, isa pa sa paglibot nila, ginakatawaan na sila, ginabaybihan na sila, pero wala mo sila nitingong instruction man sa Gino. Kung instruction sa Gino, ayaw magulbol. Amen? And after sa 7 days, sa kanya pero pinaka worst instruction sa ikapito nga adlaw kapito sila maglibot-libot na kalimong ka na na taas kita ang kwan lapang ka ng syudad libot na may kapito. Okay, number 3 is the overcoming power of faith. Di mo na makita ang power of faith kung wala yung opportunity. That's why na-miss na itong opportunity sa dalawang nakalay problema at patala ka sa problema na wala ang opportunity. Pag naay problema, it is an opportunity. Maghihatag sa Ginoo sa imo para makita nimo ang iyong pagkakamanan. Dapat kung naay problema yung soul, magpasalamat sa Lord. Thank you for this opportunity. Kaya ang blessing na ganis guys ng problema. Amen. Amen? Ikaduha, obedience. Di ba ako'y bukas, Lord, magsimba ko. Ano ba? Obedience, di ba? Ikatulo, overcoming. So, 7 days, ika-7 days, 7 times sila naglibot. And after that, nag-una na ang mga pare, nagdalawag 7 priests, nagdalawag mga kanang kagnet, torpeta na kanang sungay sa kanero nga nating lalaki. And after sa 7 times na libot, isugo sila ni Joshua na musinggit sila. Then after sa pagsinggit like Saul, ang 6 feet kabaga, ang 30 feet kataas ni pagsak. Gikan sa yung tarik. Medyo wad yun nabilin. Kung maunay ang kwan, kung maunay ang pader, naanag yun. So, kung sagayin mo nila, because of the obedience. Sa atong kinabuhi, there is a wall of Jericho. Sa atong kinabuhi. First, our attitude. That is our wall. Mag-away ang kasintasi kung nahuna. Usimba pa kagtiling. Magpagamit pa kagtiling. So, kinalang din mo ang obedience. So, ang gihimo sa mga Israel, kapag paglibot nila, is
symbolizes their humility before their God. Wala ka ni-complain, Lord, anong iyo po ipakapoy ka po yun? Kung iyo mo na nung pagkikon ng 6 feet na, hindi naman, mawala ka na! Pero gusto sa Ginoo na nakasilipan. Gusto sa Ginoo na palihukon niya ka para ka ng imong trabaho mo nang i-bless sa Ginoo. Mas dito na gihagoan yung mga panalangin. Pag-pray na natin, lakad. Pero, pag-anayon nila, more blessed to give than to receive. Ito sa pag-indag ng tanan. Sa kinabuhi sa mga Israelite noon, ang saad sa Ginoo, ihatag niya ang promise na. Promise na. Pero na ay hardened. Na ay babag. Ang pinakababag, yung pinaka strong city sa land of Canaan. Una nilang atubangon ang land, ang syudad sa Jericho. Sa atong kinabuhi, bago tayo grow, ang atong pinaka the greatest enemy is ourselves. That's why ang tigilang pasagilang ang yawa. Ang yawa, ang good. Bago ang yawa na ito ma-encounter, napay duwa. Una, ato kaugalingon. Ikaduwa, ang kalimutan. Ikatulo, ang yawa. So the first hurdle, pader, na dapat kumobo na ito ang atong daan o pagkatao. We need to be humble. Kaya kangay sa gigimol sa mga Israelites. Kasi wala sa kasabutan ng kalibutan sila, they obey and never complain. Kaya nakahatag na leksyon sa ilaha, katong nauna nila ng mga papa nila na namatay tungkol sa ilang pagka-disobedient, tungkol sa ilang pagka-kahipulo, tungkol sa yayo, ipagulbul. We bless the Lord. Kung sa manit ang salan, dere sa kaminawan, walay pagkaon, mabalik mo sa Egypt, ipatay sila sa Ginoo. Ikaw ang ayon nagbalik, imong daan na kinabuhi. We are blessed to be the son and daughters of God. So, ikaw tulo lang ka mga kamatuoran, may tungod sa imong pagto. Una, God always gave an opportunity. Pag naa kay problema, opportunity na sa. Magpasalamat ka sa Ginoo. Because Romans 12 verse 8, God gave everyone the measure of faith. Ang kadakon sa imong pagtuo, nagasanding na sa kadakon sa imong problema. Opportunity di mo na mapakita ni mo na nagtuo ka sa iya. Ikaduwa, kinangla na sa obedience. Kung ano saan isuko sa Bible sa imo, kung saan giingon sa Holy Spirit sa imo, mo-obey ka na wala yung pag-complain sa Ginoo. Then ikatulo, the overcoming power of faith. So ang land of Israel, ilang nabuntok ang Jericho. Pinaagi lang sa pag-ubing. Kung wala'y namatay, kasi isang kasundalo sa ilaha. Na kung ina itong gigira, naghihin mo silang manghagdanan. Diba makita sa mga movie? Na yung manghagdanan. Ilang das na maganto. Pero ang gihima, nagilibutan nila. Kung wala'y nawala sa ilaha, wala'y mawala sa atuwa, basta mo-ubing ka sa Ginoo. Pero kanang kung dis-ubing ka, mag-tuman kasi mong gusto, muna, ang kinabuhin mo, alaot kayo. Itap na may son, I encourage you. Pamanandong akong sa mga pader sa Jericho na naasin mong kinabuhi. Nangandoy ba ka na magbago ka? Imong Jericho ba? Na pader, financial ni mo? Naging ka ganito, hunted ka ron, at disobya po ka. Pader na sa nagalangan. Gubon sa Ginoo. Only obey to the Lord. Imo lang na dunita na yung problema. Kaya Ginoo na naapong patikal ko nga na. Pareho sa Jericho. Mamalandong sa magkadali, magrugot ang mga ulo. Kaya balong ko na namin mga problema na na yung dala karon. Mga pader sa inyong kinabuhi, pamilya nimo, imong bana sa lawayon, imong asawa sa lawayon, imong anak badlungon, tanan na mga pader na lisod kayo buntugon, mabuntog na pinagay sa imong pagpaubos sa Ginoo. Father God, Lord, nakita nimo, Lord, na among kinabuhi, like the wall of Jericho. We ask the power, Lord, pinagay sa imong ngalan, O God, in the name of Jesus. Lord, ako ginabuntog, Ginoo, ginaguba, ginawasak ang mga pader sa kalisdanan, pader sa pagduwa-duwa, pader sa kawaladon, pader, Lord, sa mong problema, sa mong kaugalingon. In the name of Jesus, for financial problem, paano ba? About our sa pamilya ni mo, na mo, Ginoo, in the name of Jesus, I declare, Lord, with the power of faith, Lord, salamat kayo na sabta na mo, Lord, na if there is a problem, there is a solution. And you are the solution of God. Help us, Lord, to cooperate sa imo. Help us, Lord, to be humble before you.
para sa kihimo sa mga nasad sa Israel na mo'y nabuntok gino sa magamhanan tao sa Jericho, pinagi sa pagkuba sa ilang gisalitan ng pader. Magkuba na mo, Lord, mga pader sa mong kinabuhi, mga harder, mga babag sa mong pagtubo, mga babag sa mong relasyon, in the name of Jesus, internet or whatever, Lord, ang pag-addict sa Facebook or whatever, in the name of Jesus. Lord, salamat kayo sa kagawasan. Salamat sa kadaugan. Salamat doon sa mong kahayos sa mong kinabuhi. Glory and honor belongs to you. In Jesus' almighty name. Amen. Magapagkota sa presensya sa iyo.